back ang senador na nagtago ng mahigit isang taon. Kanina lumitaw sa Senado at humarap sa media at sa mga tanong. Bakit? Saan? Paano siya nagtago? At ano ang nagtulak sa kanyang bumalik na ngayon? May report si Tina Panganiban Perez. Kung gaano siya katahimik na umalis ng bansa noong isang taon, ganoon din katahimik na bumalik sa bansa nitong Sabado si Senador Panfilo Lacson. 11:45 na umaga noong Sabado, lumapag sa Mactan International Airport ang Cathay Pacific Flight CX-921 na sinakyan ni Lacson galing Hong Kong. Sa nilagdaan niyang immigration arrival card, Marriott Hotel ang ginamit na address ng senador sa Hong Kong. Nakunan pa ng larawan si Lacson noong Biyernes habang kumakain sa may Hong Kong airport bago siya sumakay ng eroplano patungong Cebu. 6:45 ng gabi noong Sabado, sa runway na ito ng General Aviation, lumapag ang private plane na sinakyan ni Lacson pa Maynila. Pero ni anino ng senador, di nasilayan ng media hanggang kahapon. Ang mga tarp na itong sumalubong si senador kanina umaga. Pasasalamat naman sa media ang pambungad ng senador sa kauna-unahan niyang pagpapakita sa publiko. I thought that was the best day of my life with my family because, you know, it was a quiet weekend. We heard mass. I visited the graves of my parents. And it was really, you know, it felt like Christmas in March. Ayaw sabihin ni Lacson kung saan mga lugar siya nagtago sa loob ng 13 buwan para raw protektahan ang mga tumulong sa kanya. Pero wala raw siya sa Pilipinas at nakitira lang sa ilang kaibigan. Tumutulong daw siya sa gawaing bahay at sa pamamagitan ng search engine na Google ay natutong magluto ng afritada, menudo, empanada at pandesal. Madalas daw siya nagkukulong lang sa bahay at nagbabasa. At kung sa iilang beses na lalabas siya at may makakakilala sa kanya, hudyat na raw yon para lumipat na siya sa ibang lugar. Hindi ko sila binabate. Well, pagka meron nakita at tumitingin, siyempre yuyuko ka na lang. Bahala na kung nakilala ka. I know, meron nakakilala sa akin. At meron nga gusto pa magpa-picture. Di rin niya ikunento kung paano siya nakaikot sa panahong kanselado ang kanyang passport. For 13 months, I lived the life of a prisoner outside a prison cell. The only difference from one who suffers in confinement is that I could, on my own free will, navigate my movements using the best of my instinctive compass. I had only one rule to follow, do not get caught. Wala raw siyang kaalam-alam na mapapawalang bisang warrants of arrest laban sa kanya kaugnay sa Dacer Corbito murder case. I was ready to spend the rest of my life in hiding. I was ready not to see my family ever again. Aminado si Lacson na mali, lalo na para sa isang opisyal na tulad niya ang magtago. Pero mas mabuti na raw yon kaysa makulong ng walang kasalanan. The unvarnished truth is, I was made to suffer for a crime I did not commit. Mas lalo naman sigurong napaka-unfair at masamang halimbawa na makulong ako nang alam ko in my heart of hearts na wala akong kasalanan. Ang nakaraang administrasyon ang tinukoy ni Lacson na nanggipit daw sa kanya. Alam daw niya kung sino ang mastermind sa Dacer Corbito case, pero wala raw siyang ebidensya. Mensahe niya sa mga Dacer, I know how they feel. Kaya lang, wag na masadang sara na yung mata at sa akin na lang nakatuon in spite of, you know, very compelling evidence to the contrary. Pinabulaanan din ni Lacson na tinulungan siya ng kasalukuyang administrasyon kapalit ng kanyang boto para ma-impeach si Ombudsman Merceditas Gutierrez. Walang deal. Kung inisip niyo yung impeachment ni Ombudsman Gutierrez, I haven't seen the evidence. Ano? I haven't seen yung articles of impeachment. At hindi ko pa rin alam kung paano ko i-address o kung ano yung decision na aking gagawin. Pero I'm not a shoe-in judge na boboto for the impeachment of Ombudsman Gutierrez. That much I can assure you. Hindi naman napigilan ng mga staff ni Lacson ang kanilang emosyon sa pagbabalik ng kanilang boss. Hindi, siyempre umiyak ako sa tuwa. At least concerned siya sa amin.
Kwento pa ni Lacson nang malaman niyang ipinasara ang opisina niya at naapektuhan pati ang kita ng kanyang mga staff, naiyak daw siya. At kung may pinakamasaya sa lahat, ito na marahil ang kanyang chief of staff at kanya rin pangalawang anak na si Ronald J. Hirap dito talaga pag wala siya. Hirap kami rito. Medyo mahirap. Wala kami office. Tapos na-farmed out yung mga staff namin kung saan saan ang offices dito. Marami raw silang gagawin ngayon nagbalik na ang ama. Ang ilang kasamahan ni Lacson sa Senado, tulad ni Senate President Juan Ponce Enrile at ni Senator Jinggoy Estrada, masaya rin sa pagbabalik niya. Tingin ni Enrile, wala raw ethical violation bilang senador si Lacson sa kanyang ginawang pagtatago. Pangako ni Lacson, babawi siya sa mga susunod na araw, hindi lang sa pamilyang matagal niyang hindi nakita, kundi maging sa taong bayang pinagsisilbihan niya. Tina Panganiban Perez, GMA News. Akusado si Senador Lacson sa double murder ng PR man na si Bubi Dacer at sa driver nitong si Emmanuel Corvito, 10 taon na ang nakararaan. Ang nagdawit sa kanya, isa sa mga dati niyang kasama sa PNP, si Senior Superintendent Cesar Mangkaw. May report si Sandra Aguinaldo. Mahigit 10 dekada nang walang linaw ang karumaldumal na pagpaslang sa PR man na si Salvador Bubi Dacer at sa driver niyang si Emmanuel Corvito. November 2000, natagpuan ang abandonadong sasakyan ng dalawa sa Maragondon, Cavite. Pero 2001 na nang matagpuan ang mga sunog nilang labi sa isang creek sa Indang. Ilang buwan ang lumipas, mahigit 20 ang kinasuhan ng NBI at DOJ, kabilang na ang ilang pulis na miyembro ng Noy Presidential Anti-Organized Crime Task Force o PAOC-TF na pinamumunuan ng Noy PNP Chief na si Senador Ping Lacson. Di nagtagal, nadiin na rin siya sa kaso, lalo nang idawit siya ng dating pulis at tauhan niyang si Cesar Mangkaw. Pero 2 araw bago siya nakasuhan ng DOJ noong January 2010, tahimik na nakalabas ng bansa si Lacson. Sa CCTV footage na ito, huling nasilayan ng publiko ang mambabatas habang palabas ng bansa. February 2010, nag-issue naman ng arrest warrant ang Manila RTC laban sa senador. Mula noon, puspusan na ang paghahanap ng NBI at pulisya kay Lacson. Nagpatulong pa sa Interpol para hagilapin siya sa ibang bansa. Ginalugad na rin ang isang pabrika at bahay na pag-aari ng ilang kaibigan ni Lacson, pero nanatiling mailap ang senador. Nitong Pebrero lang, pinawalang bisa ng Court of Appeals ang arrest warrant laban kay Lacson. Sa desisyon ng korte, wala raw nakitang probable cause para kasuhan ng murder at ipa-aresto ang senador. Ikinatuwa ito ng kampo ni Lacson. Tansyang araw nila, lalantad na ang senador. At nitong Sabado, tahimik na nakauwi ng bansa si Lacson at humarap sa media kanina. Sandra Aguinaldo, GMA News. Ang law enforcer na naging lawmaker o senador at naging lawbreaker din dahil sa kanyang pagtatago, si Senador Panfilo Ping Lacson, aking na one-on-one interview. Senator Lacson, ano hong pakiramdam na nakabalik na ho kayo from your 14 months of hiding? Actually, nangangapa pa rin. Ano, parang hindi pa rin totoo. Yung ganun ba kasi sa tagal-tagal ng panahon na hindi ko nakita yung pamilya ko, hindi ko nakita yung Senado, hindi ko nakita yung kayo, yung media, yung mga kaibigan. Parang napakabilis na mga pangyayari. Pero paano nyo ho nagawang magtago sa loob ng mahigit 1 taon? Mm-hmm. Hinahabol ho kayo ng maraming authorities, yeah, and agencies. You were in the Interpol list. Yeah. Kailangan talaga parating nakapokus yung pag-iisip ko doon sa sarili kong survival. Mm-hmm. Kasi nga kaya ako nagtago para hindi mapasok sa kulungan at mawawalan ng saysay lahat yung ginawa kong effort para umiwas kung mahuhulo rin pala ako. Naramdaman nyo rin ho yung pressure, yung pressure. Heat na hinahabol kayo at hinahanap. Oh, yung pressure hindi nawawala yun eh. Everyday yun eh. Maski sa gabi nga, siyempre, konting kaluskos. Ano eh, maski pa paano magigising ka at baka merong kakatok o merong sisipan ng pinto, nandun parati yun. Hindi nyo ho ba naisip na ano ba naman tong buhay ko? Dati ako yung nagtutugis, ngayon ako na tinutugis. Malimit kong naisip yun. Pero ang mas malalim sa pag-iisip ko, ano itong nangyari sa akin? Bakit ako nagkaganito? Samantalang wala naman talaga akong kinalaman dito sa kasong to. Senator, may kinalaman daw ho ba yung pagpapalit daw ng administrasyon sa paglitaw niyo ho ngayon? Wala nga eh. Kaya nga, hindi ko nga naramdaman na nagpalit yung administrasyon. Pinakamasakit na ano ko, yung mga dati mong kasamahan sa oposisyon. Lumalaban kami noon against the former administration. Mm-hmm. Bakit ngayon? Bakit parang inisip ko? Bakit? Parang kalaban ng Turing sa akin. Hindi, wag na yung kakape.
no? Parehas na lang. So of course, I understand that because the Court of Appeals is a separate branch of government, ano? Dahil yung executive, hindi naman pwede mag-influence sa legislative or sa judicial. Pero yung may ruling na nga yung judicial na i-implement na lamang ng executive, bakit hindi pa ni-implement at kinontra pa? Pero pihado, may mga magsasabi na naman, Senator. Tingnan mo yun si Senator Lacson, may kaso, murder, nagtago. Pero ngayon, lumitaw. Sasabihin nila, talagang pag may kapangyarihan ka at may pera ka sa bansang ito, pwede mong lusutan ang hustisya. I did not really stray away from the justice system. Okay. That's still part of the justice system. Sabi ko, may hangganan naman yun eh. Mm-hmm. Pagka umabot na sa Supreme Court at wala na akong mahingan pa ng apela dahil nag-desisyon ng Supreme Court, well, wala akong choice kundi part pa rin ng justice system na harapin ko yung kaso kung magkakaroon ng trial. But when the time comes, sasabihin ng Supreme Court, there's enough evidence to proceed with the trial of double murder. Mm. Will you face the music then? Hindi na ho ba kayo magtatago nun? Categorically, sasabihin ko, yes, haharapin ko yung kaso. Hindi ho kayo natatakot makulong? Well, sino ba naman hindi matatakot makulong? Pero when the Supreme Court finally makes its decision on whether or not favorable sa akin, haharapin ko. Ang dami na hong mga tao nyo dati na na-involve sa mga kasong kinasasangkutan nyo mismo. Yeah. Si Mangkaw, nag-ibang na nga ng landas sa inyo. Mm. So how do you feel that he's saying that you ordered the murder of the Serena well, Corbito? Well, inuunawa ko siya dahil ginipit siya ng gusto. No? Ang hindi ko lang maunawaan, bakit ako yung tinuro niya? Kung hindi siya magtuturo dahil napakaganda ng offer sa kanya, at ito, inamin naman niya. Sinabi niya na iniipit siya at pinapangakuan na magandang buhay, idiin lang ako. So hindi pa ba sapat yun para tingnang mabuti ng Department of Justice na mali yung kanyang ginawang affidavit? Ang dami nyo na hong kaaway. Natural lang na mag-accumulate yung kaaway ko kasi di ba laban naman ako ng laban eh, hindi ako nakikipag-compromise. O kaya dapat nananahimik na kayo ngayon dahil sa politika na kayo. Pero pirming nahihila pa rin kayo dun sa law enforcement cases. Kasi may political color na yun eh. Merong insidente, ito may mga contact naman ako sa Department of Justice noong panahon nila. Apo. No? Coming from a Christmas party from Malacanang, si dating Secretary of Justice Agnes de Benadera. Uh-huh. This oras ng gabi, hinahanap niya yung prosecutor at gusto niya bago magbagong taon, isampa na yung demanda. And it seems na parang meron silang timetable na hinahabol kasi ka pababa na ng pwesto si dating Pangulong Arroyo at kailangan, I should be put away bago man lang sila umalis. Ano? Nangangarap din ho ba kayo sana mas tahimik ang buhay nyo? Yes, pero I had no choice. Kasi nga yung it's out of character kung mananahimik ako, kung may nakikita akong mali. Kung tatanungin ho kayo ng mga Daser at ng Corbito, may kinalaman ho ba kayo sa pagkamatay nitong dalawang tao? Ilang beses na akong tinanong dyan at kung tatanungin mo nga ako, maski 1,000 times, 100 times, 100 times ko rin, 1,000 times sasagutin, wala talaga akong kinalaman. Matapos ko pong maka-one-on-one interview si Senator Lacson, na interview ko rin ang dating niyang kasama at aide na nagdawit din sa kanya sa Daser Corbito double murder case, si dating Coronel o Senior Superintendent Cesar Mangkaw, na ngayon estudyante na ng abogacy o law. Pakinggan natin ang kanyang panig. Ano ang reaction mo na si Senator Lacson is now back and he is answering all of these charges na hindi niya nasagot while he was in hiding? Well, nasa court naman mag-decide. At saka yung Court of Appeals sa ganitong panglilitis, eh hindi naman nila talaga nakita yung rason. At naniwala pa rin ako sa ating hukuman na magbigay ng balance sa justice. Ano ang nangyari sa inyo ni Senator Lacson? Bata ka niya dati, isa ka sa mga trusted na aides niya. You were in the inner core or inner circle ni Senator Lacson when he was still chief PNP. What happened? Well, sa akin naman, ayaw kong maging personalan, Jessica. Gusto ko na talaga ilabas yung anong katotohanan. Kung meron man siyang obligasyon doon sa mga constituency na bumuot sa kanya, niniwala, isa rin naman ako doon. Ano ba talaga nangyari doon sa incident na yon na sinasabi mo, sumakay ka ng kotse ni Senator Lacson at kung saan dumano napag-usapan yung pagliligpit kay Daser at saka kay Corbito? Meron talaga nangyari. Yun ang number one. Number two, yung panahon na nangyari, eh, may konting description siguro doon sa kanilang interpretation, pero
I'm very sure may nangyari at mayroong ganung usapan. Sabi mo daw, ipagsabay na sila, referring to Dacer and Corbito. Pero sabi ni Senator Lacson, paal siyang Tagalog. Kung siya daw nagsabi nun, malamang sasabihin niya, pagsabayin. Well, yun ang kanyang statement. At saka yung akin naman kasi, kasi Bisaya ako, Jess. No? Mm-hmm. Then, yun ang aking recollection. Tsaka kung meron mang konting discrepancy sa ganun, hindi pa rin maalis na may nangyari nga. You are saying Senator Lacson ordered the murders of Dacer and Corbito? Consented to the proposal of then Police Senior Superintendent Aquino na iligpitin nga, unahin nila si dating publicist Dacer. Sino ang nag-utos? Between Estrada and Lacson, sino talaga ang nag-utos? Well, ang akin kasi, I still say hearsay na kung ano din, kung magsalita ako ng ganito. Kung ano lang naman kasi yung aking personal na narinig o tsaka personal na kaalaman. So ayoko naman din magsabi nga, hindi ako credible, pero hanggang doon lang din naman kasi. Are you telling the truth? Well, for so long, for repeatedly and over again. Ikaw, wala kang direct participation doon? Wala akong direct participation. Kung ma-exonerate si Lacson, dapat ako rin, matagal na. Nag-suffer nga siya ng gano'n, 13 months, sabi niya. Ako, 88 months din. Ako, nag-work hard. Still, siya, fear niya yung makulong. Ako, nakulong ako. Partuloy na pa. Ang kahirap. Napakahirap yung sitwasyon dinaanan. Ang alam ko, nasa korte naman eh, kawawa nga yung mga pumatay eh. Pero yung nag-utos doon, kaya nga dapat si Aquino andito na, siya ang marami alam. Merong sinasabi si Senator Lacson na sinabi mo raw, the reason why you turned against him is dahil naipit ka. So I just have to talagang say what I know, and that's what I know. Kaya nga hindi siguro, dahil may pinangako sa'yo, kaya mo idiniin hindi, si Lacson? Hindi ko nga rin napansin eh. Hindi ko rin naramdaman na sinasabi pa ako. Bakit hanggang ngayon, hindi pa rin ako discharged? I'm on my own. Kaya I have to survive. Nakausap ng GMA News ang ilang mga kaanak ni Senador Ping Lacson. Kamusta nga ba sila sa gitna ng malaking kontrobersya na kinasasangkutan ng senador? Live mula sa Senado, may report si Jiggy Manikad. Jiggy? Jessica, hindi lamang tinik kundi malaking tinik ang nabunot sa dibdib ng pamilya Lacson sa pag-uwi ng senador dito sa bansa dahil kahit papano daw ay alam nila na ligtas na ang senador. Pagbaba ko doon, sa labas pa lang ako, lumabas na siya, sinalubong ako. Medyo hindi niya ginagagawa sa akin yun eh. Nag-embrace siya. Kuya, kumusta? Yung mga ganoon. So, yun ang nakita kong sa kanya. Saka yung kanyang pakikipag-usap na naging mas open siya sa pagkukwentuhan. Yakap ang isinalubong ni Senador Ping Lacson sa kanyang nakatatandang kapatid sa kanyang pag-uwi. Sa tindi raw ng pinagdaanan ng senador sa mahigit isang taong pagtatago, tiyak ni Romy na hindi rin birong dinanas na pangungulila ng kapatid. Sa tingin ng panganay na kapatid ni Lacson, mas lalo na silang mapapalapit sa isa't isa. Nataon pa ang pagbabalik bansa ng senador sa death anniversary ng kanilang yumaong ina. At sa mga litratong ang ito na kuha ng mga kaanak ni Senator Lacson, makikita ang kanilang masayang pagtitipon sa Manila Memorial Park kahapon sa puntod ni Lola Imang. Sa isang litrato makikita ang karga ng senador ang kanyang mga apo. Sa ibang kuha, kausap naman niya ang kanyang mga kapatid at ibang kamag-anak. Ang mga litratong ito, ipinost din sa Facebook account ng kanyang pamangkin. Talagang kitang-kita po namin kung paano nila na-miss yung isa't isa. Talagang andun yung kasiyahan sa bawat magkakapatid. Kwento ni Romy sa Jaro may lap kahit sa pagpapalitrato si Ping. Hindi na raw nila napagkwentuhan ang detalye ng pagtatago niya. Nabunutan man ang tinik dahil sa desisyon ng Court of Appeals na ipawalang bisang warrant sa arrest laban kay Lacson, hindi naman daw nila isinasantabi ang isyo ng seguridad ng senador. Matinding pag-iingat ang paalala ng kapatid sa kanya. Nawala na yung siyempre lagi kang nag-aalala baka kung ano ang mangyari. Maski sabihin mo nang dismiss na yung kaso, iniisip mo pa rin na baka
kung ano ang plan, hanggang pauwi nga ang billing ko, o kung ikaw ay pagbaba mo sa aeroplano, yung regular na ruta ang dadaanan mo, huwag ka na magpa-VIP-VIP. Mas pabuti yung kasama ka ng maraming tao. Jessica, sa tingin ni Mang Romy sa pagbabalik ni Senator Lacson ay mas mapapalapit pa nga ito sa kanyang pamilya at mas marami pang trabaho magagawa nito bilang isang senador. Mm-hmm. Jessica? Jiggy, kunento ba nila kung alam nila kung saan nagtago si Senator Lacson at anong ginawa niyang pagtatago? Jessica, hindi dinetalye mula sa simula pa ng pamilya ni Senator Lacson kung paanong ginawa nitong pagtatago. Bagamat sa ating pagsunod sa istoryang ito sa mga nakalipas sa buwan na pag-alaman natin mula sa ilang malalapit na kaibigan at kamag-anak na rin ng senador na malaking bahagi ng komunikasyon ng senador ay dumaan sa internet. Pero hindi siya basta-basta nagsasend ng email mula sa bansang kinaroroonan niya papunta sa Pilipinas, kundi idinadaan pa niya sa isang kakilala sa ibang bansa yung kanyang email bago isend ng kanyang kakilala papunta sa Pilipinas. Sa gantong paraan daw, maliit yung chance na matrace at makikita rin natin kung gaano kaingat si Senator Lacson sa kanyang mga communication. Bukod dito ay naging talagang kampante naman yung pamilya ni Senator Lacson sa pagbabahagi sa atin ng impormasyon tungkol sa posibilidad ng paglabas nito. Dahil nung unang pumutok yung istorya na nakansela na yung warrants of arrest dito, ay kaagad tayo nakipag-ugnayan sa kanya mga kakilala. Pero ang sabi sa atin ay hihintayin lamang yung maalis yung alarma o alert ng Interpol sa kay Senator Lacson. At nang malaman din natin na naalis na nga itong alert, napag-alaman natin na yung hinihintay na lamang ay travel documents dahil nga kanselado itong kanyang passport. At nung dumating na yung punto na talagang babalik na ng Pilipinas si Senator Lacson, dito na medyo nagsarado yung ating mga impormante dahil para daw sa privacy at seguridad na rin ng senador, bagay na nirespeto natin dahil naman dun sa kanilang kumpiyansa na magbigay ng mga importanteng impormasyon sa kabila ng mahigpit na bilin ng senador na huwag magbibigay ng anumang impormasyon, Jessica. Okay, maraming salamat sa iyo, Jiggy Manikad.